Magandang araw po mga ginigilo naming taga-subaybay and happy Easter po sa inyong lahat. Medyo dalawang linggo rin po ako hindi nakabati sa inyo ng happy Easter. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay patuloy na nagtinilay sa biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. No, at ano po ang isa sa mga ibinigay ni Kristo sa atin ngayong Pasko ng muling pagkabuhay o ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay? Yan ay ang kanyang katawan. Ay ang kanyang buong katawan, no? Na siyang tinapay na nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya nga po, mapapansin po ninyo itong mga nagdaang araw at sa mga susunod na araw pa, ang mga pagninilay po natin ay tungkol sa katawan ni Kristo, katawan at dugo ni Kristo. Alam po ninyo, last March, ng nakaraang buwan, bago po magmahal na araw, ako po ay naimbitahan sa Malibay, Pasay, dahil sila po ay mag-aanibersaryo ngayong Mayo, 50th anniversary. Na-assign po ako doon ng kaunting panahon lang, mga 4 months po ako na-assign. Kaya meron silang nobinaryo buwan-buwan. At ako po ay naimbitahan nila ng nakaraang Marso, March 16, every 16th of the month, ang kanilang Novena Mass. Ako po ang magmimisa, Lunes po yun. Galing po ako sa labas kaya hindi ko na ginusto pang umuwi dahil yung oras ay konti lang naman ang pagitan bago ang aking misa. Kaya ninais ko pong makita ulit yung mga dati kong kaibigan doon sa Malibay, Pasay, San Juan Nepomuceno Parish. Kayo po ay nagmerienda sa isang fast food chain dyan sa may Pasay, no? Doon sa may malapit sa Malibay, sa may EDSA. Doon po kami kumain ng aking mga kaibigan. Sa isang fast food, sikat na fast food chain. Doon to kayo nag-antayan. Alam niyo po, may na-realize ako. Ang hirap pala kumain pag ikay kakain sa fast food chain. Ang hirap pong pwesto doon sa may bintana. Lalo na kung transparent yung kanilang pader, no? Diba? Sa mga fast food chain, transparent. Ang hirap kumain sa tabi ng bintana. Dahil doon sa lugar na iyon, sa may ebanghelista, napakarami palang mga batang yagit. Street children. Kaya ako po ipupuwede pumuesto doon. Nung isusubo ko niya aking pagkain, talaga nandun sila sa tabi ko. E talaga nakaantabay sila at nakatanghod sa akin. Nung humihingi, sabi ko naman sandali lang, paano ko isusubo yung malaking hamburger kung yung mga bata sa tabi mo talaga nakaantay sa'yo. Talaga ang dudumi nila. Talagang gusgusin. Ang mga ilong, may labi ng digmaan ang mga ilong nila. Ang dudumi talaga nila. So sabi ko sandali lang, ayaw nila tumigil. Kaya pumunta na ako sa counter sa para mag-order ng para sa kanila. Nung nagbayad na ako, naisip ko lang, ano kaya kung i-dine in ko na lang sila? Kaya lumapit ako sa security guard at sabi ko, kuya, ako nang bahala doon sa apat, no? Yung apat papasukin ko, meron akong in-order para sa kanila. Saglit lang, dito lang kami sa gilid. Pumayag naman yung guard. Pumasok sila, takbo kagad sila, no? Naupo kagad sila. Pero nung nakauupo pa lang namin, sumunod kagad yung guard at sabi nung guard, sir, pasensya na, kakapkapang ko lang. Nagulat naman ako. Sabi ko, kakapkapang kagad? Wala pa nga nakukuha, kakapkap kagad. Huh? Pero sabi ko, sige po, alam nyo, isa lang ang kinapkapan niya doon sa apat eh. Sa apat sila, pero isa lang ang kinapkapan. Si Shaolin, kung tawagin nila. Kaya Shaolin kasi singke, tapos dito lang ang buhok niya. Alam mo si Shaolin, tahimik lang siya. Kinapkapan siya ng gwardya. At nagulat po ako mga kapatid. Mula sa bewang ni Shaolin, nahugot ganyang kalaking kutsilyo. Natimbrihan pala yung gwardya na may dalang kutsilyo yung bata. Kaya pala doon sa kanila, siya yung ayaw pumasok. Pinilit ko lang talaga siyang pumasok. At tahimik siyang pumasok dahil may ganun siyang dala. Sabi ko, bakit ka may dalang ganyan? Ha? Saan mo nakuha yan? Sabi niya, napulot ko lang po. Ako, we, napulot mo lang, ganun kalaki? Nasa bewang mo, ang lit-lit mo. Bakit ka nga may dalang ganyan? Sabi niya. Eh, kasi sa labas, binubuhay ako. Inaabangan kasi ako sa labas. Sabi ko, napakabata mo at hindi tama ang mabuti magdala ng ganyan. Habang pinagsasabihan ko si Shaolin, itong tatlong kasama niya, kain na ng kain. At tinitira na yung aming biniling pagkain. Wala, sabi ko, ano ba kayo? Kain kayo ng kain, pinagsasabihan ko ito, kain lang sila ng kain. Alam niyo mga kapatid, dalawang bagay ang natuklasan ko.
meron pong dalawang uri ng pagkagutom. Ang gutom ng katawan at ang gutom ng kalooban. Alam po ninyo yung tatlong bata, hindi ko masisisi. Eh kung talagang gutom na sila. No, kaya parang hindi nila kami pinapansin ni Shaolin. Yun yung gutom ng katawan. At hindi naman po natin maitatanggi yan. Lahat po tayo meron tayong pangangailangan. Basic needs, kung tawagin natin, kung sabihin natin. Alam naman po ng Diyos yan eh. Kaya nga nang dumating si Kristo, ano ang isa sa mga una niyang ginawa? Nagpakain. Ano ang hiling niyang gawin? Kumain. Saan siya nagkaroon ng maraming kaibigan? Sa kainan. Ano ang huling alaala niya sa kanyang mga kaibigan? Kainan. Alam ni Kristo na isa sa matinding pangangailangan ng tao ay ang kanyang pagkain. Pagkain ng katawan. Kaya nga tayo naghahanap buhay din. Kaya isa sa mga kinaiinisan ko po at lagi kong pinapaalala sa mga kabataan, lalo na sa aming parokya. Siguro kung magtatalo man tayo, magtatalo tayo sa ginagawa natin, pero huwag tayong magtatalo dahil sa pagkain. Napakahirap tanggapin na tayo ay nag-aaway dahil sa ipapakain, kung sino lang ang kakain, kung ano lang ang kakainin nila. Minsan ang haba-haba ng meeting dahil lang doon. Hindi tayo makapag-decide kung ano lang ang kakainin ng iba at kakainin natin. Nakakakilabot minsan. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng katawan natin. Kaya nga sabi ni Kristo, itong pagkain na ito ay para sa inyong lahat. Pinagsabihan niya ang kanyang mga alagad, huwag niyo silang pauuwiin dahil gutom yung mga yan. Pag yan ay hinimatay sa daan, kayo ang magpapakain sa kanila. May pangalawa pong uri ng pagkagutom ay yung pinakita at pinaalala sa akin ni Shaolin. Ito yung kagutuman ng kalooban. Naalala ko po ang sabi ni Mother Teresa ng Calcutta that the greatest poverty is being unloved. Being unloved and unwanted. Ito daw po yung pinakamatinding mukha ng kahirapan. Ang kawalan ng nagmamahal. Ang kawalan ng tumatanggap. Ang kawalan ng rumerespeto. At ito pa rin nakita kong pagkagutom ni Shaolin. Gutom ang mga batang ito hindi lang sa pansit, kanin, menudo, adobo, hotdog. Gutom ang mga batang ito sa pagkalinga, sa pagtuturo, sa edukasyon. Gutom sila. At iyan po ang tunay na dahilan sa likod ng mga pagkain ibinigay ni Kristo sa mga tao. Dahil alam ni Kristo that more than the food, more than the drinks, is the respect, is the love, is the care that they are longing for. At hanggang ngayon mga kapatid, ang dalawang yan ay patuloy na pilit na inaabot at hinihilom ni Kristo. Lahat po tayo ay may uri ng pagkagutom. Lahat tayo ay nagugutom. Pero huwag nating kalilimutan, lahat po tayo ay may kakayahang pumawi ng gutom ng ating kapwa, hindi lang ng ating sarili. At sabi nga, we cannot give what we do not have. Ano ipapakain mo kung wala ka naman ito? Sa ebanghelyo natin ngayon mga kapatid, muling ipinapaalala ni Kristo, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ako ang inumin na papawi ng inyong pagkauhaw. Una nating hangarin, una nating nasain, na mapasa atin at matanggap natin ay ang katawan ni Kristo. Attend the Mass every Sunday. Kung kaya natin, every day magsimba. Sapagkat yan ang pagkain na tunay na magbibigay sa atin ng kaginawaan at kapayapaan. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay naghahangad pa rin sa buhay. Lahat tayo gutom sa harap ng Diyos. Pero lahat tayo
ay binibigyan ng Diyos ng kanyang pagkain ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak na nagbigay ng kanyang sarili para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nagugutom ka pa rin hanggang ngayon, kung ikaw ay nauuhaw pa rin hanggang ngayon, kailangan na nating hangarin muli si Kristo. Nasain ulit si Kristo. Tayo ay binigyan ng Diyos upang tayo rin ay may maibigay sa ating kapwa ang pagkaing papawi sa kagutuman ng ating katawan at ng ating kalooban. 3, 2, 1.